Hi guys! Welcome back! Una sa lahat, maraming salamat po sa lahat ang nanood ng Taiwan Vlogs namin. Alam ko po na inaabangan nyo itong vlog na to dahil ngayon ay pag-uusapan na natin kung nakamagkano ba kami, kung magkano yung airfare, magkano yung hotel, magkano yung mga activities na ginawa namin doon at syempre magkano yung pocket money namin. Nag-Taiwan po kaming mag-asawa noong March 18 hanggang 22. March 18 po yung alis namin dito pero pagdating namin doon sa Taiwan, 12 midnight na. So March 19 na siya. Unahin natin yung mga requirements. Tayo pong mga Pinoy, hanggang July, ang alam ko ha, hanggang July, ang kailangan lang po natin ay passport natin, pati na rin yung ticket. Visa free po para sa atin hanggang July. Pero yan naman usually, nag-extend naman siya talaga. Kasi nung nakaraan, nung unang Taiwan din namin, ganun din. Ang sabi, hanggang ganito lang daw yung visa free, pero na-extend naman siya. Ticket at passport lang po ang hinanap sa amin, pero nagdala din po kami ng iba pang documents para kung sakaling hanapin ay ready kami. Dahil nga po may business kami, ang dinala ko po ay business permit, BIR, DTI, LTO. LTO dahil po butika yung business namin. Sa mga nagastos naman po tayo ngayon, lahat po ng babanggitin ko ay good for 2 packs. Una, syempre, nagbook po kami ng ticket sa Cebu Pacific. 16,965 pesos na po yun. Round trip na siya, papunta pati pabalik. Round trip din po ang aming seats para lagi kami magkatabi ni Bri, tsaka para laging window seat. Round trip din po yung baggage namin. Isang 20 kilos baggage papunta, isa ring 20 kilos baggage pabalik. Yun na po lahat yun, yung 16,965. Sa hotel naman po, nagbook po kami sa Agoda. Yung pangalan po ng hotel na tinuluyan namin ay Tomorrow Hotel. Napakalapit po nun sa Seamen Station at syempre sa Seamen Ding. For 3 days and 2 nights, ang total po ng binayaran namin ay 4,161, 'di ba? Sobrang mura noon. 'Yun yung pinakamura tapos pinaka-okay na nakita ko sa Agoda nung time na nagbo-book ako. Sobrang mura na po nito sa 4,161 for 3 days and 2 nights. Marami pa po kayong makikita doon na malapit sa Seamen Ding area or malapit sa Seamen Station kaya lang mas mahal na siya. So itong Tomorrow Hotel, hindi siya ganung super ganda, hindi siya garbo, pero kasi 'di ba tignan naman natin yung presyo. Okay na po siya doon sa presyo na 'yon. Tapos ito pala guys, heads up lang po doon sa mga gagamit ng credit card kasi nung nagbook kami sa Agoda, sa mismong app sa cellphone namin, 'di ba? Papasok mo na doon yung card details tapos nag-email na sa amin yung bangko na ayun nga na nagbayad na raw kami dito, kinonfirm na yung payment namin. Tapos pagdating namin doon sa hotel, hiningi po yung pinaka-card at sinwipe din nila. Ang sabi naman sa amin, hindi raw siya magdo-double charge. Parang confirmation lang daw yun. Tapos, meron kaming isa doon na nakasabayan, wala yung card sa kanya kasi nagpa-swipe lang ata siya. Diba ganun naman yung karamihan sa atin ng mga walang credit card? Magpapaswipe ka sa kapatid mo, sa pinsan mo, sa friend mo. Yun nga lang po, dito sa hotel na to, itong Tomorrow Hotel po, kailangan yung pinaka-card ay ikaw or dala mo or kasama mo siya. Kasi kung hindi nila masaswipe yung card doon, kailangan mo magbayad ng cash. First time lang din namin nagbook tapos ganun yung nangyari. Yung nabigay mo na yung details mo sa pinaka-website or sa pinaka-app tapos pagdating doon ay saswipe pa ulit. Para lang doon sa mga manghihiram ng card or magpapaswipe, ayan, para alam nyo po na kailangan talaga yung card. Next natin ay ang Klook. Ang kinuha po namin sa Klook, SIM card, pati yung isang Shifen Jufen namin na night view. Yung SIM card po, 538, good for 5 days po siya. Depende yung kung ano, ilang araw yung pagsustay nyo, pili na lang po kayo sa Klook kung ilang araw. Yun naman pong Shifen and Jufen na night view, 3,514. Lahat na nagastos namin sa Klook ay 4,052. Pagdating po sa airport ay meron tayong babayarang travel tax. Kada tao po na magta-travel ay may binabayarang tax. Sa amin po ni Bri, 1,620 per person. Ang total po nun ay 3,240. Next ay mga ginastos namin habang kami ay nasa airport natin. Kumain po kami sa Tapaking. Tapos syempre yung binayaran natin na parking. 4,045 po yung nagastos namin sa Tapaking. Tapos 1,080 pesos naman doon po sa NAIA Terminal 3 multi-level parking. 1,525 po yung total na nagastos namin sa NAIA. Pagdating naman natin sa Taiwan, sa Taoyuan Airport, dahil nga hindi po kami nakapagpapalit doon sa loob, gumamit po kami ng credit card nung unang bili namin sa 7-Eleven. Ang total po nun ay nasa 350 to 370 NTD. So pagpalagay na natin na nasa 700 pesos siya.
At syempre, ang pocket money po na dala namin ay $500. Nasa 27,000 pesos po yun. Nung nagpapalit kami, nasa 15K, no, D? 15,000 NTD. Ang total po ng lahat ng yan ay 57,643. Pero may natira pa po kami na NTD. Nasa 2,000 yung buo. Tapos may mga barya pa kami. Pagpalagay na lang natin na nasa 4,000 pesos pa siya. I-minus natin doon sa pinaka-total natin. Ang lahat po ng nagastos namin sa aming Taiwan trip ay 53,643. Lahat-lahat na po yan. Hindi po kami nagtipid sa pagkain. Nakabili pa kami ng damit namin. Tapos may pasalubong pa. Ngayon naman papag-usapan natin yung mga importante na dapat nyo malaman. Alam ko sobrang curious kayo, ano nga ba yung tinanong sa IO, nahirapan ba kami? Hindi po, kay Bri walang tinanong. Sa akin ang tanong lang, kailan ako babalik tsaka sino yung kasama ko? Tapos pala guys, maghanda kayo ng sample itinerary. Hindi ito hinanap sa akin, pero if ever, di ba, kung hanapin sa inyo, at least meron na kayo. Hindi kailangan ng computerized, hindi kailangan na yung, alam mo yung may oras, tapos kung nasaan ka, may oras, tapos kakain ka ng ganito. Hindi po ganun. Ganto lang. Ganyan lang kasimple ang kailangan nyo na itinerary. Day 1, day 2, ayan. Yung talagang kayo lang yung gumawa. Sa hand carry naman po, sanay tayo na kapag lalabas ng bansa, hindi kinikilo yung hand carry natin, di ba? Pati naman sa ibang bansa, eh hindi rin naman, di ba? Kaya lang dito po sa Taiwan, sa Taoyuan Airport, kinikilo nila yung hand carry mo. Maximum of 2 pieces, tapos dapat yung total po nun ay 7 kilograms. So, bago po kayo pumunta ng airport, ayan, dun sa mga hotel na pagsistayan nyo, meron naman dyan mga timbangan. Timbangin nyo na. Next, Forex. Saan ka ba magpapapalit ng pera? Kung ang dala nyo po ay peso o katulad namin na USD, doon na lang po kayo sa Taoyuan magpapalit. Or kung meron kayo mga ATM, ayun, mag-withdraw na lang kayo doon. Sobrang talo po kayo kung magpapapalit kayo sa NAIA. Nakita nyo naman doon sa first vlog natin, di ba? Pinakita ko yung palitan sa NAIA, pati po yung palitan doon na sa airport. Pero yun nga, yung iba kasi ang ginagawa, yung ATM nila, doon na mismo sila nagwi-withdraw. Marami pong ATM doon. Yun nga lang, hindi ako sure kung magkano yung charge. Sa food naman tayo, masasarap at mura po ang mga pagkain nila. Yung tipong sa street food lang ay busog ka na. Pero ang napansin ko, mas mura yung pagkain sa Shilin. Sa Shilin Night Market, mas mura siya. Eh, kung ikukumpara ko dun sa mga napuntahan namin. Tapos po yung mga milk tea nila, yung mga drinks po nila dun ay nasa matabang na side. So kung ikaw ay mahilig sa matamis, pwede na hindi mo magustuhan. Ako, yung milk tea nila, sa akin lang naman to, ay hindi ko siya masyadong type kasi natabangan talaga ako. Si Bray naman, gustong naman. Pero ako, para sa akin, pero nasanay ako sa mga milk tea dito, mga drinks dito sa atin. Konting sweetness ba sa kanila ay matabang. Kahit na ipa-full mo pa yung sugar, may pagkatabang pa rin siya. Bilihan ng pasalubong. Namili po kami sa Simending. Nakita nyo yan. Meron akong video dyan nung bumibili kami ng pasalubong. Merong bilihan sa may bungad. Kami bumili kami doon sa may dulo. Sa may tabi ng Hot Star Fried Chicken. Pero ang dami po nagko-comment kung talaga raw gusto mo na makabili ng murang pasalubong. Doon ka daw bumili sa Carrefour or Carrefour. Yung grocery nila, yung supermarket nila doon. Meron din mga nag-comment na sa Shilin daw, mas mura. Yung mga nabili namin guys, ang sasarap, lalo na yung mochi. Yung mochi na nabili namin na yun, gustong gusto ng lahat ng napagbigyan namin. Meron din kami syempre at ang sarap niya talaga. Kung nag-iisip kayo, kung hindi nyo alam doon kung ano ang ipapasalubong nyo, yung binili naming mochi, panoorin nyo po doon sa pasalubong buying namin na vlog. Ayun, masarap yun. Transportation, napakadali pong mag-commute sa kanila. Hindi kami nag-taxi, nag-Uber, hindi rin nga kami nag-bus. Panay kami train. Ano pa ba ang sasabihin ko? Mukhang lahat naman ang nasa kodigo ko ay nasabi ko na sa inyo. Feeling ko kapag ka pinanood nyo po yung Taiwan vlogs namin, yung part 1 hanggang ilan? 11. Hanggang 11. Part 1 to 11, pag po yun ay pinanood nyong lahat, feeling ko wala na kayo gaanong tanong kasi ando na lahat. Pero ayun nga, kung meron pa kayong ibang tanong, i-comment nyo lang po yan sa baba. That's all for today. Salamat po sa panonood. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel namin, i-subscribe nyo na po kami, Team Castle Vlogs. Meron din po kaming TikTok, pati na rin Facebook. Sa ulitin, bye!